Ito pa, ha? Kaugnay pa rin ng drug war. Meet ng PMC na, nagsabing... Tonyok, namamas ko po. Wala po sa akin. Nasa Lord, kunin mo dun, ha? Manalain ka mag-isa mo, ha? Kunin mo sa kanya. Sabi mo, Lord, pamas ko daw. Kasi wala na sa akin, eh. Wala na. Yun yung pamas ko mo, nawala. Pamas ko mo dapat yun, eh. Kaya lang nawala, eh. Wallet ko. So, pasensya na. Ganda talaga buhay. Holistic approach na ang sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Sa gitna yan ang puna ng ilang grupo na may mga naman... Holistic approach na daw ang war on drugs. Matay pa rin. Pakiusapan na lang natin sila. Hoy, please lang, tigil yun na yung pag-drugs ninyo. Parang awa nyo na, magkaroon kayo ng second chance. Kampanya kontra droga sa ilalim ng bagong administrasyon. Ang baliwanag ng PNP, alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Our present administration under the leadership of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. fully supports our more focused, holistic approach on putting stop to drugs and criminality. Ang holistic approach kontra droga na tinutukoy ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nabanggit na rin ni President Ferdinand Marcos Jr. Nobel Michelina, Banat Bayanid ko sana ng konting tulong. 19 na bata ang kapitbahay namin sa bahay Ampunan dito sa Makati. 10 bahay Ampunan yan, paki-email po ako. At kung pwede, dadaling ko po mga workers dyan para magpasaya po kami ng mga bata ngayong Pasko. Paka-email po ako. Salamat. Ayun po email ko, banatbyofficial@gmail.com.ph. Debiro lang. Yan lang po ah. Ayan lang, kung ano yung nakasulat. Mula nung panahon ng kampanya, ito yung paglaban sa illegal na droga na may pagtutok sa prevention. Pakiusapan natin yung mga drug addict ah. Oh, suko na kayo kasi kawawa naman kayo. Baka ano. At rehabilitation at paghabol sa big-time suppliers. Pero sa pagharap ni Azurin sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi rin niyang 46 na suspects sa droga ang namatay sa drug operation sa ilalim ng mahigit 4 na buwan ng Marcos administration. 32 daw dito sa police operation, habang 14 sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon kay Azurin, nais man daw ng PNP na mabawasan ang pagpatay, pero kailangan ding protektahan ang mga alagad ng batas ang kanilang sarili. Sabi never again, pinipili lang binabasa dito. Oo nga, pinipili ko nga lang. As much as possible, we really wanted to have a bloodless campaign on our war on drugs. But unfortunately, there are cases also that it endangers the lives of our law enforcers. So our law enforcers cannot do otherwise but to also ensure their safety. Otherwise, they will be the casualties in some of our drug operations. Sa datos ng Dahas PH, isang multi-sectoral research and advocacy project na kinabibilangan ng University of the Philippines, lumabas na 276 ang drug-related killings mula January 1 hanggang November 7 ng taong ito. 149 dito sa ilalim ng Duterte administration at 127 sa ilalim ng Marcos administration. Wala pang reaksyon ang palasyo tungkol dito. Sa isang speech, pinagmalaki din ni Azurin ang achievement ng kampanya kontra droga ng Marcos administration. Nagkaroon na raw ng 18,505 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakasabat ng 9.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Pinagmalaki din ni Azurin ang pagkakasabat ng PNP sa syabong nagkakahalaga ng 251 million pesos sa Imus, Cavite, Kamakailan. Well, takin mo yung sekretary natin sa DOJ, taga Cavite. Dalawang suspect ang arestado. Sabi niya, kasabay daw ng kanilang pagsugpo sa kriminalidad ang pagsugpo din sa mga tiwali sa kanilang hanay at pagpapatupad ng reforma sa PNP. Ayon pa kay Azurin, hiningi nila ang tulong ng religious sector sa pamamagitan ng programang kapulisan, simbahan at pamayanan para daw maging tulay nila sa mga komunidad. We need to accept the truth that some sectors in the community, they don't have that much trust to the PNP. So we need the church leaders to bridge that gap, right, so that in our fight in all forms of crimes,
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Alam mo, ito lang sa akin, ha? Ito patungkol ho dito sa sinasabi nilang diskarte ni Azurin. Okay? Marami ho kasi talagang pumupuna na parang bakit ganyan ang diskarte ni Azurin, na parang medyo malamya pagdating sa laban nito. Akin ganito na lang. Kasi mahirap eh. Sinasabi nila marami nahuhuli, maraming pinagpapatuloy ang war on drugs in a different approach, holistic. Mga ganyan balita. Pero isa lang, kayo pong mamamayan ang makakaramdam kung sa lugar ninyo ay nagiging mapayapa. Huwag na tayong mag-focus doon sa mga bilang ng mga ilang nahuhuli o bilang ng ilang drogang ilang kilo, di ba? Huwag na tayong mag-focus dyan. Ramdam nyo ba? Ganun lang kasimple, di ba? Kasi basta ako nung panahon ni Pangulong Duterte, abay marami talaga akong kaibigan na pumanaw. Ewan ko kung unang laban, pero marami talaga akong kakilala na nawala na sa eksena. Dati, grabe yung bulgar. As in, bulgar na maggumastos ng pera sa mga club, bulgar na ano. Pero nung panahon ni PRRD, nag-disappear ho talaga sila. Marami sa kanila nahuli, marami sa kanila ang nawala na sa mundong ito. Oh, walang biro. Hindi ako nagbibiro dito. Bakit? Nikwento ko nga sa inyo nung panahon ni PRRD. Meron kami mga simpleng mga customer na mababait naman. Ang babait, simple. Nakatsinyelas lang. Papasok ng bar o ng mga club. Pero grabe ho ang order. Yung order talagang lahat pinakakain, pati mga waiter. Pag siya dumating, nabubulabog yung bar. Kasi simple lang itsura, pero yung lahat ng waiter nakatutok sa kanya. Kasi lahat ng waiter may tigi 1,000, lahat ganun. Totoo, walang biro ho. At hindi ho sila manyako lang, mababait ho sila. Hindi ho sila yung naninigaw, hindi ho sila yung mayabang ang dating. Mababait ho. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ko na ho sila nakikita sa mga bar. Hindi ko na ho sila nakikita sa club. At sa katunayan, huli ko silang nakita sa TV. Nakita ko na lang sila sa TV. Ayun, nahuli na, tsaka yung iba na bumagsak na. Daisy Powell, maraming salamat. Hindi ako nagbibiro, ah. Marami nga sa amin ang nagulat nung time na yon. Kasi kilala ito sa bar na hindi ko na lang tutukuin kung anong bar. Pero nagulat kaming lahat na nakita namin sa TV. Ah, kaya palang yaman niyang walang niyang yan. Totoo. Ang dami kong kakilalang gano'n nakita. And sabi ko nga sa inyo, hindi ang makakaramdam o makakapagsabing totoo na effective ang ginagawa ng PNP ay hindi ho through the media. Kayo hong mamamayan, nararamdaman nyo ho ba? Kayo hong mamamayan, nakikita nyo ho ba? Especially yung mga maliliit na crime. Do you feel safe? Yan. Yan na ho ang issue dyan yung ngayon. Di ba? Maniwala ho kayo. Ako, my experience, marami talaga akong nakitang nawala sa eksena. Oh, meron pa ako mga kaibigan diyan sa, hindi ko na lang babanggitin kung saan, ha? Basta diyan sa South. Yung may bandang sa may ano, magkadikit din na Manila Bay. Banda doon sa South. Na mga kaibigan ko na alam kong grabe ho mga vegetarian. Nung panahon noon ni, eto hindi ako nagbibiro. Tinatanong ko nga sila, niloloko ko nga eh. Ano, kamusta na negosyo? Wala, ano lang muna kami ngayon. Ang sagot lang nila sa akin, ano na kami muna ngayon? Medyo hinay-hinay lang muna kami, tahimik na muna kami ngayon. Hindi na muna kami gagalaw ngayon. Iyon ang sagot nila sa akin. Ito hindi ito biro, ah. Hindi ito kwentong bururot. Talagang kwento ito ng mga, sabi ko, hindi nga. So effective talaga yung ginagawa ni PRRD. Tahimik muna kami, wala muna kaming ano ngayon. Ganun lang ang sagot nila sa akin eh. Hindi sila makasagot ngayon. Kasi nga, alam nilang delicate sa mga buhay nila. Nag-iba ho sila ng mga negosyo. Oh, eh, pero ngayon, saya nila uli ngayon. Sige, pare! Ano? Ah, hindi pala, mali pala. Iba pala kanta ngayon.
Aray, meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Anong gusto mo? Iba-ibang grade to. Kung yung mamahali mo, murahin lang. Yung isang hut-hut lang, tapos lilipad ka na. Yung abuting ka pa ng mga tatlong stick. Anong gusto mo? Gin-ginom lang. Pwede na yun. O, tata! Wala kay sa akin. Daming ganyan. O, di ba? Ngayon, ang dami na. Naglipa na na uli sa mga club. Dati talaga nung panahon ni PRRD, meron kaming kinakikitang club dun. Hindi ko na mabagitin ko sana. Sa isang club na alam namin bagsakan yun. Sabi sa akin ng mga kilala ko, bagsakan daw yun. Yung club na yun. Pero maya't maya, merong raid. Nung panahon ni PRRD, yung kaya wala. Tahimik yung club na yun. Nalugi yun eh. Sarado na nga ngayon yun eh. Hindi ko na sabihin ko saan yun. Baka mamaya ma-delicate sa akin. Pero ngayon, ang saya-saya na lo, party-party uli tayo. O, tingnan nyo sa mga TikTok nyo, tingnan nyo sa mga Instagram nyo, yung mga babae doon. Woo, pare, pare, sige lang, kadyutin mo lang, kadyot, kadyot. Bakit? Oh, ano sabihin ng kadyot? Oh, baka sabihin niyo bastos yung kadyot, ha? Hindi. Kadyot yung ano, kadyot, kadyot. Yung ganyan. Yun ang kadyot. Ganun yun, ibig sabihin magasayaw-sayaw ka, yun ang ibig sabihin ng kadyot. Mamaya akala niyo kung anong kadyot yun, ha? Ganun na ngayon. Makikita mo na ngayon yan. Ha? Kaya nga ngayon, balik na sa negosyo. Sabi nga nila, babangon ang Pilipinas. Hindi, ano lang ha. Hindi, kayo na akong magsabi ha. Kayo na ako magsabi. Wag, hindi ako magsasabi. Kayo na. Ha? Okay? Eh kung tagumpay ba ang laban ng PNP ngayon sa... Parang yung PDEA tahimik eh. PDEA kasi. Hindi kayo marunong ano eh. Hindi kayo marunong mag-excuse me po. Sana natuto kayo mag-excuse me po. Di sana na... Wala eh, wala, wala. Ganun talaga. Pagka ano, mahirap talaga eh. Ay, nako po. Ay, nako. Anyway. Ah, da.